Welcome guys sa aking channel. At sa video ng ito guys ay ipapakita ko sa inyo ang ginawa ko na kama namin bago ko idala sa boarding house namin. So itong kama guys ay maganda ito sa may maliit na kwarto tulad ng kwarto namin. At maganda rin ito sa may malalawak na kwarto. So itong design guys ay natagalan ako sa pagde-design nito o kung paano gawin yung design niya. Dahil itong design nga ay pang maliit na kwarto lang, kaya dinesign ko na magagamit lahat ng space ng kama para hindi sayang yung space na masasakop niya. Kaya itong design guys ay pwede sa malaki at pwede sa maliit. So yun lang guys, tignan na natin. So ito na guys yung bed na ginawa ko. Meron siyang drawer dito na dalawa. Malaking drawer. Yan. So ang ginamit ko dito na handle ay swinging handle para hindi nakakaabala ito pag ginamit, dahil nababa ito pag ano, pwede mong ibaba. Meron din ditong drawer sa right side na isa. At meron din dito sa left side na isa rin, drawer. So yan, hindi lang yan ang drawer niya. Meron din siyang cabinet dito. Ayan. Ito yung cabinet niya, malaking cabinet. So yan yung malaking cabinet niya. At hindi lang ito basta cabinet, dahil na-adjust din itong ano niya. Yan, may adjustan siya para kung gusto mong nahiga o ano. Yan. At ito yung handle niya. So ganito yung handle nito para kahit mapaglagyan ito ng foam ay madaling iangat itong ano niya, cabinet, madaling buksan. So ganito yung handle niya. Yan.
So yun po, nagamit lahat ng space dito sa higaan. May drawer at may cabinet. So doon naman tayo sa headboard. So ito yung headboard niya. May lagayan dito ng cellphone, alarm clock, ano pang pwedeng ilagay dito sa taas niya. So yan, pag kulang pa yan ay meron pang drawer dito na dalawa. Dito naman sa side, ay dito sa front. So itong drawer dito ay wala kang makita na handle, kasi pangit pag may handle dyan. So dinisayin ko na lang yan na push to open para magandang tignan. So ipupush lang natin ito, mag-open na siya. Yan, ganyan. Pati itong isa. Yan. So yan, pag kulang na yung lagayan, pwede pa natin lagyan pag lagyan ito. Yan yung headboard niya. Pero hindi lang yan, kasi dito sa side ay meron pang mga ano. So yan, pag kulang pa yung patungan sa kayong drawer niya, so ito meron ding extra patungan dito kung sakali kulang. So meron lang siyang lock dito na pipindutin natin. Pipindutin sabay taas. So yan, nag-open na siya. So yan po yung isang patungan niya. Pero itong patungan ay hindi lang basta patungan, dahil at the same time ay isang takip din ito. Takip ng cabinet. So tignan natin yung cabinet niya. So yon. Yun yung cabinet na mahaba. Yan. So yan, kung kulang pa itong mga patungan, drawer, extra patungan at cabinet, so wag, meron pa tayong extra. So hihilain lang natin itong cabinet at lalabas na yung cabinet niya talaga. Yon. Meron din siyang cabinet dyan sa baba. So ito yung cabinet niya. So yan lang yung mga cabinet niya sa left side. So punta naman tayo sa right side. So andito naman tayo sa right side ng headboard. So meron namang ano dito. Meron tayong sliding shelves. So yan. Sliding shelves. So yan, lagayan ng mga pwedeng ilagay.
So ito guys ay meron din siyang gulong. Meron din siyang apat na gulong. So yan yung banda rito sa left side na gulong ay ganyan lang, walang lock. At yung banda dito sa right side ay may lock dahil dito natin ilalak pag ipe-permiss na natin kung naka-set yung paglalagyan. Yan. So yan, nalabas na yung lock. Ito na yung lock niya. Yan. So ito yung lock niya, pag inapakan natin ito pababa, nag-lock na yan. Di na nagalaw. Yan, hirap nang gagalaw yan. So yan, pababa yung lock niya. At pag pinataas naman natin yan,